trip mo man yung bayabas niya yun, and akit ako sa puno ng bayabas, kukunin ko yung bunga. Quality. Sarap. Malakas ang bayabas talaga. Nga lang, nung akit ko bayabas, ang dami niyang guyam. And, tara, samahan niyo ako paano umakit ang bayabas. Ngayon, nandito ako para kumuha ng bayabas at magalagala. So, balikan ang nakaraan nung aking pagkabata, nung ako'y balita bata pa. Alright. Iwan mo na kita. Pwede ko buwan sa bayabas? Pwede ko buwan? Ha? Pwede ko makiit? Salamat o. Nakakuha na ako ng bayabas. Purunog siya. Tapos ngayon ako di ako makakain ng bayabas sa tagal-tagal na. Siguro mga 15 years o 10 years na ako hindi nakakain ng bayabas sa totoo lang. And ba't naman ako magsisinungaling kung karagdagan pa sa kasalanan ko yon. Kasi dito ka lang makakuha ng bayabas na pipitasin mo. Meron naman nabibili sa palengke, kaso nga lang, paunahan, kailangan yung unang pitas, yung agad na mabili mo, pero halimbawa, yung pagkabundo niya sa pagkapitas niya sa puno, maaaring tumagal niya siya ng tatlong araw, so hindi niya siya ganun kasarap kainin yung mga prutas na makakain mo, lalo bayabas siya. And thank you sa lugar na to kasi nakakain ako ulit ako ng bayabas. Pero yung bayabas niya, ang daming ano, may mga tama yung balat. Pero, kung ikaw naman, hindi masayalan, pupunsa mo na sa mga nasa sa damit, hindi mo na kailangan hugasan, kasi nahamog naman siya, pwede man siyang kainin, like this. Ma-appreciate mo talaga yung ano, yung nilika ng Diyos. Kasi sa ganitong mga pagkakataon, yung prutas ng bayabas, na ang sarap kainin, tapos masin pa rin nangyaring ito nakapagbigay ng sustansya sa katawan. And paano siya, ba't siya tinawag na bayabas? Anong dahilan? Ba't ito ang pangalan niya? Scientific name niya? Although, alam natin kapag kumain ka ng buto, baharing magkaroon ka ng appendicitis. Pero anong sustansya meron dito sa bayabas na to? And, ang bayabas pa dito naman matatagpuan sa Pilipinas. Siyempre, baka sa ibang lugar meron din siya.
kung sa China merong apple, merong orange, may pangkan. So, ang alam ko lang, kung hindi ako nagkakamali, sa Pilipinas merong aratilis. Hindi ko lang alam yung aratilis yun, meron din sa ibang bansa. And yun yung siguro pwede rin pag malaki na meron tayo sa Pilipinas noon, ang aratilis. Ang bayabas hindi ko lang alam kasi merong malaking bayabas, yun. So, kasi pares din pa siya ng lasa o yung sustansya na kapares ng kinakain ko ngayon, yung sa bayabas sa ibang bansa. And yun lang, and hanap pa tayo ng ibang makakain dito sa lugar ng Dutukan, sa Rayaya, Quezon.